ka nagyoyosi. Bakit? Hi guys. So, eto na naman si Ate Ces. Kumusta kayong lahat? Eto si Ate Ces na isang tindera, rakitera, at isang nanay. Nanay na. Siyempre, mukha bang bata? Hindi naman, di ba? So, may bago kasi akong share sa inyo. Kung bago ka lang dito sa akin channel, eto nga pala ay tungkol sa mga business. Especially sa tindahan. At siyempre, meron din tayong mga kung ano-ano mga segue about sa ating mga lifestyle. So, yan. Sana po ay kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo, guys. Napakadali lang po talagang pindutin yung nasa baba na yan. And, pakiclick na rin po yung bell button para lagi kayong updated every time meron tayong i-upload na bagong video. Pagpasensya nyo na medyo madilim. Hindi lang medyo, talagang super dilim at medyo maingay dahil nandito po tayo sa ating sari-sari store. So, yan po for today's vlog. Meron akong i-share. So, bago yan, mag-intro muna tayo. Ayan guys, nakakuha tayo ng bali 12 rims pala ang nakuha natin na Chester. So itong Chester, yung isa nabuksan ko na siya. So kaya ko naman to pinakita sa inyo kasi diba biglaan nga siyang nagpromo. So nagpromo si Chester. Ang bad news, eto na. So ayan, bigla nga akong naloka sa balita, guys. Kaya nga eto, isi-share ko na naman sa inyo para updated kayo na ang atin daw Chesterfield ay magtataas na by Monday. Nung nag-update ako sa inyo about dun sa promo, akala ko noon 1 day lang. So nag-extend sila ng hanggang 3 days. Kaso sabi nila sa akin, guys, walang limit. Pero nung kumukuha na ako ng 50 rims dapat ang kukunin ko. Ang naibigay lang sa akin ay 14 rims. Dalawa dun sa anak ko and then sa akin, 12. So, naka-menos tayo malaki. Oo, 680 ko lang nakuha per rim. Eh, binibenta ko na siya ng 6 pesos dito sa amin. So, almost half ng amount yung aking kinita. So, kung magkano yung pinuhunan ko, ay siya rin halos yung tinubo ko. Pero guys, kinabukasan, sabi nga after ng promo, ay magiging 880 na siya. Makukuha pa rin natin ng same dun sa previous niyang price na 880 nung wala pang promo-promo. And then, yun na nga, in-update na ako na by Monday daw ay magtataas na sila. Magiging 107 na rin siya, guys. Ganun kalupit, diba? So, ayun nga, ang bilis ng bawi ng promo. Biglang taas. Ayun ang nakakalungkot. So, ano ba ang nangyayari? Bakit nagtataas na nagtataas ang ating mga product na kagaya ng sigarilyo, alak, at chichiria? So, ang problema lang, kapag sila ay nagtaas, domino effect ang nangyayari. So, ano ba ang reason? Bakit tumataas sa mga sigarilyo? Dahil daw ito sa syntax. Syntax ay ito po ang ibig sabihin niyan. Kasama na talaga sa buhay ng isang sari-sari store ang pagbibenta ng sigarilyo at alak. Aminin man natin o hindi, talagang kailangan natin ito dahil mas malaki ang kinikita natin sa ganitong mga products. Aside doon, ito ang pinaka fast moving ngayon. Kaya kahit na alam nating nakakasira ito sa health, sige pa rin tayo ng pagbibenta. Kaya ang gobyerno, para maiwasan ng mga tao ang pagbili ng ganitong mga produkto na nakakasira ng kalusugan, minabuti nilang gumawa ng isang batas. At ito nga ay pinatupad noong 2012. Ito ay ang buwis na ipinapataw sa mga tobacco at alcohol. Ito nga ay tinatawag na syntax. Layunin nito na maiwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo at ang paglaganap ng mga sakit na dulot nito. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit patuloy
ang pagtaas ng mga produktong ito. Subalit ganun pa man ay patuloy pa rin sa pagtangkilik ang mga tao kahit gano pa ang pagtaas nito. Kaya para malaman natin kung ano yung mga reason nila, nangalap tayo ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pag-interview sa ilan nating mga parokyano. Kaya nagyoyosi. Bakit? Dali na. Sa ano ko lang to, sa aking YouTube. Dali na, kasi nga may syntax tayong tinatawag eh, yung tax ng mga yosi. So hindi bakit kaya... Oh, dali. Sige. Dali, i-edit ko naman to. Ba't ka nag-yosi? Kahit mahal. Giyosi ako, te, kasi parang addiction, te. Nakasanayan na ng tao. Parang pag di kami nakapag-giyosi, parang kulang yung walang buhay namin, ganun, te. Parang kasama na sa pamumuhay namin. Pero sana someday matanggal na. Okay, sige. Yun lang naman, thank you. Nang comment yun, sinabi ko na yun. Okay. Kasi anong reason? Kahit mataas na ang presyo. Lina, kumukuha lang ako ng information about bakit nag-yosi pa rin kayo kahit nagtataas na yung presyo. Sarap! Oh, masarap lang. Then, ano yan? Tanggal inip. Okay. O, diba? May isa ng reason. Anong reason mo? Ano yan? Kapag malungkot, nakaka-relax. Nakaka-relax ang yosi. Siyempre. Bili ka yosi? Uy, bibili ka nga yosi. Yes. Anong reason ba't ka nag-yosi? Ang papogi na tao. Oh, talaga. Ang layo talaga. Hindi nga, ano nga yung reason? Kasi syntax yung ano ko eh, yung content ko eh. So, anong reason? Ba't nag-yosi yung mga kagaya mo? Patanggal ng high blood. High blood or stress naman siguro. Pareho lang. Stress. Kadalasan yun yung reason nyo, no?